Magandang umaga sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa depresyon. Ikaw ba ay nakaranas na ng matinding depresyon? Ano nga ba ang nagiging dahilan nito? Sa tingin mo ba may lunas pa sa sakit na ito? Alam mo din bang 31.37% ang naitalang kaso ng depresyon sa buong Pilipinas? At ayon sa eksperto, mas matindi o mas mapanganib ang mga babae pagdating sa sakit nito dahil sila ang nangunguna sa mga nagkakaroon ng sakit na depresyon. Ano nga ba ang depresyon? Ang depresyon ay isang mood disorder na pagkakaroon ng unti-unting pagkawala ng interes at pagkalungkot ng isang tao. O ito rin ay tinatawag na disorder sa mental na pag-iisip ng isang tao. Ang mga naging epekto nito sa tao ay nawawala sila ng interes, unti-unti silang nawawala ng pag-asa sa kanilang sarili na tila ba di na nila alam ang kanilang ginagawa. Ayon sa mga pag-aaral, marami rin ang mga nagsusuicide dahil sa sakit na ito. Bilang isang mag-aaral, ako ay nakaranas ng matinding depresyon. Sa di malaman na dahilan, ako ay biglang nawalan ng interes sa pag-aaral ng aking kurso. Matagal kong pinagdasal at pinag-isipan ng kurso tinuha ko sa kolehiyo. Ngunit bigla na lamang akong nawalan ng gana at interes sa pag-aaral na para bang gusto ko ng huminto. Naging mahirap ang karanasan kong ito, lalo na sa sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon kung saan mas kinakailangan sana ng pisikal na ugnayan ngunit hindi natin magawa dahil sa dulot ng COVID-19. Di naging madali ang pagsubok kong ito, ngunit nalagpasan ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari kang makaramdam ng pagod o pagkukulang sa isang relasyon habang ikaw ay may depresyon, ngunit kailangan mong panatilihing maging konektado sa mga tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay na handang tumulong sa iyo at pagbalasakit. Kung sa tingin mo ay nawawalan kaya ng pag-asa, humingi ka lamang ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ibig sabihin ng paghingi ng tulong ay ikaw ay mahinang tao at isa kang pasanin sa iba. Hindi pa huli ang lahat para dito. Kailangan mong humingi ng tulong upang malagpasan mo ang pagsubok, lalo na ang sakit na depresyon dahil hindi ito biro. Upang hindi ka makapag-isip ng kung ano-anong bagay na makakasira sa iyong pagkatao, kailangan mong magipag-usap at magipaghalubilo sa mga mahal mo sa buhay upang tulungan kanila at magkaroon ng suporta galing sa kanila.